Kung hindi ka magbibigay ng pera sa amin, pinatalo ka namin. Humudo, sinasabi mo. Tatay mo, sinasabi mo. Pinapalo ka ng tatay mo, hinahabol ka ng tatay mo. Kung hindi ka makabigay ng pera. Pero hindi namin ginawa sa'yo yun. Bakit sinabi mo ganun? No, sana magbago ka naman. Nag-iba ngayon ang ugali mo. Umasok ka lang ganyan. Huwag kang magsinungaling. Alam ko, mabait ka. Lahat ng tao, mabait ka. Kahit sino tinutulungan mo. Bakit ngayon nagbago ka? Umasok ka lang ganyan, no? Sa pag-isipin mo gano'n ang bawat sinasabi mo sa amin. Kasi nakakahiya. Akala nila ng ibang tao, totoo yun. Na kami mukhang pera kami. Hindi totoo. Hindi kami mukhang pera. Gusto namin na uuwi ka. Oras-oras dito ka sa bahay. Pero hindi ka pinapayagan. Bawat pag pumupunta ka, may alalay ka. Bantay sarado ka. Bawat pupunta ka, hindi ka lang makaupo, aalis ka na. Oh, tapos sabihin mo, wala kaming pahalaga sa'yo. Sabihin mo na wala kaming pakialam sa'yo. Sabihin mo ba na kami, lahat ng mga kamag-anak mo, mukhang kami pera, mukhang pera lang kami anak ko. Hindi ganun ang buhay namin. Nakikita mo ang bahay natin. Kung wala lang tutulong na magbibigay, hindi kami kakain. Hindi magagawang ganun ang bahay natin. Ikaw, mag-iisang taong ka na dyan. Bakit? Nabigyan mo na ba kami ng magandang buhay? Marami kang pangako sa amin. Diba, nilayt mo? Bigyan mo kami ng bahay. Saan? Saan yung bahay? Ngayon? Ang sabi mo, pangarap mo sa amin na yung bahay para sa akin. O saan yung binigay mo sa akin ng bahay? Wala. Yun ang pangarap mong bahay. Hulugan pa. Akala ng mga tao ngayon, mayaman na tayo. Hindi. Hindi mo lang alam. Pero ang nakikita namin, milyon-milyon ang pera mo. Pero hindi kami humihingi sa'yo ng perang ganun. Kaya huwag mo sabihin sa amin na kami pera lang ang mukha pera. Hindi habol ang pera namin. Gusto ko nga, di ba noon, binuntahan ka namin. Kahit ang sinabi ko sa'yo, kahit magtinda na lang tayo, kaya natin buhayan natin yung sarili natin. Oh, kumukha lang akong pera, hindi ganun. Sana yung buhay ko maganda na. Hindi. Pero kahit isang tuka pa rin hanggang ngayon. Kaya huwag mo sabihin na, huwag mong iiyak na kami mukha pera. Nakatumpol sa kay Angel. Ito, sasabihin ko naman kay Angel. Hindi rin totoo, di ba? Ilalive nyo, sinasabi nyo sa buong mundo na kayo. Na kayo ni Angel, pero hindi naman talaga totoo yun. Hindi totoo kayo. Alam mo, kahit sino-sinong babae, hindi naman talaga kayo totoo. Huwag nyo ipapakita sa amin na ganun. Para sisikat lang kayo. No, huwag mo sabihin ganun, nakakahiya. Kahit paulit-ulit ko sabihin sa'yo, no, na nakakahiya ang sinasabi mo sa amin na kami, mukha kami pera. Kung mukha kami pera, tignan mo ang lola mo, nahihirapan. Kami nahihirapan. Kung hindi lang kami mangungutang, hindi kami kakain. Tignan mo ngayon ang ulam namin. Tignan mo yung ulam namin. Oh, yan lang ang ulam namin. Pinapakulo lang. O tignan mo lang, kalang namin. Tignan mo yung kalang namin. Tignan mo yung kalang namin. Uling pa.
Pero sino ang humahawak doon? Tapos, ikaw din ang gumagalaw sa kasamang kasama mo. Ginagalaw mo lahat, ikaw ang nagbabayad lahat-lahat sa iyo lahat. Sino? Saan ang sumisikat ang isway? Sa'yo. Tapos marami sinisiraan ka, ganun ang sinasabi. Lahat-lahat ang sinasabi sa'yo. Kaya huwag mo sabihin no na sinisiraan ka ng ibang tao. Ano? Kasi hindi nila sasabihin ganun kung walang nagtuturo sa'yo. Kung walang nagsasalita sa'yo. Hindi sisikat ang isway kung hindi sa'yo. Hindi sisikat ang mga kasama mo kung hindi sa'yo. Sige! Sabihin ko sa'yo, no? Umalis ka dyan. Tignan natin kung talagang sinong sisikat sa'yo. Ha? Tignan natin kung sino talagang masikat sa mga kasama mo. Tignan ko lang. Kahit kakain na lang tayo mga kamote, magtitinda tayo ng float, magtitinda tayo ng mga kamote, mapubuhay tayo. Walang issue, ganun. Isyong ganun, ganun, ganun. Walang issue. Yan ngayon, maraming issue nangyayari. Ang iyong mayaman, ang mga kasama mo, hindi ikaw. Hindi ikaw ang iyong mayaman. Kaya huwag mo sabihin kami kung kaming pera. Akala ng mga tama yan. Akala ng ibang tao, buong mundo, mayaman na tayo. Pero hindi. Wala. Kaya huwag mo sabihin no na buang pera kami, magulang mo. Buti hindi at saka sa'yo mag-pera. Tignan mo lahat dito. Nandito kami. Nag-live kami ngayon. Kasi hindi ko sana sasabihin sa'yo, no. Hindi ko sasabihin sa'yo, no. Ikaw mismo ang nag-live ng gano'n na. Ikaw mismo nagsabi na buang pera kami. Dapat hindi ka magsabing gano'n. Hindi mo sasabihin na nandito yung mga magulang ko, mukhang pera, pupunta sila dito, humihingi ng pera, mga kamag-anak ko, mga kamag-anak ng nanay ko, kamag-anak ng tatay ko, mukha silang pera, inuubos nilang pera ko. Hindi no, hindi nila inuubos yung pera mo. Wala. Kaya pumupunta yung mga kamag-anak mo, gusto nila lang makita ka dahil nakikita nila si Kata. No, huwag ka sabihin ganun, anak ko. Kasi alam mo anak ko, ha? Alam ko hindi ganyan ang klaseng anak ko nakita ko. Mabait ka. Hindi ka sinungaling. Hindi ka nagsisinungaling kahit ano, kahit piso lang ipapakita mo kahit sa akin. At hindi ko pa nakita nagsinungaling ka sa mga kamag-anak ko, hindi ka nagsinungaling. Bakit ngayon nagsinungaling ka, sinasabi mo, nagbago ka. Pumasok ka lang dyan, nagbago ka. Sinabi mo na mukha kaming pera. Kumukha lang pera kami. Tignan mo ang bahay. Tignan mo lang. Bakit ngayon ang mga kasama mo hindi sila makakapasok dito? Hindi sila pumunta dito? Bakit hindi sila? Yung kahit tignan nila dito, kahit bumaba lang. Di ba sinabi ko sa'yo, no? Pumunta ka, day off mo, bawat day off mo. Pasyal ka, dito ka matutulog sa bahay. Pero hindi mo nagagawa. Purong pangako. Bakit? Bakit ka lagi nangangako? Noon, kahit saan ako pumupunta, lagi ako nagtatrabaho. Hinahabol mo ako. Kahit saan ako pupunta, hinahanap mo ako. Hahanapin mo ako kahit saan ako magtitinda. Pupuntahin mo ako. Magtrabaho lang ako kahit pupunta ako sa Manila. Pupunta ako dito sa San Fernando. Sa Angeles, nagkikipagtrabaho ako. Makita mo ako, magtitinda ka ng vlog. Makikita mo lang ako. Para makita mo lang ako. Bakit ngayon, anak ko, nagbago ka ngayon? Pumasok ka lang dyan. Parang nilalaso nila yung utak mo, anak ko. Hindi ganun ang buhay mo. Hindi ganun ang yung sarili mo na yung sinasabi mo sa amin na mukha kami pera na. Nagsisinungaling ka, anak ko. Hindi ganun. Alam ko, mabait ka. Mabait ka talaga. Bakit sinasabi mo sa amin? May sasabihin din ko ako.
sa inyo lahat po na nakikinig. Sa inyo po ang ito po live na po ito. Nandito may sasabihin din po ako, nandito ang kapatid ko. Ay yung bayo ko, ito yung bayo ko. Siya na naman po magsasalita. Kung totoo ang nalilita. Ito pa maging ali kinikita pa. Kasi magpapili, ito pala yung bayo ko. Magandang umaga po, lalo na po sa mga sumusuporta sa pamamagitan si Mariano. Nagpapasalamat po ako na nandiyan po ako kayo palagi. Ngayon po, may aaminin po po ang palaan po ako. Patawarin niyo po ang aking pamangkin. August 18 po, dinala ni Mariano si Angel sa aming bahay dahil hindi na nadat na ng magulang niya. O, nagulat kami, pinakilala niya si Angel na, ate, ito yung girlfriend ko. Biniro ko pa nga si Angel noon na, ang ganda naman ng girlfriend ng pamangkin ko. O, Angel ha, baluga lang kami ha, baka lukuhin mo yung pamangkin ko. Nasa YouTube po yan, August 18. Ngayon po, nung September 6, umuwi po si Yano saglit. Sabi niya, ante, nagmamadali ako, may vlog kami, sabi niya. Sakay mag-vlog dito lang sa tulay, ante, sabi niya, sa Laar. May aaminin ako sa iyo, ante, sabi niya sa akin, huwag mong pagsabi to kahit kanino, sabi niya sa akin. Ano yon? Hindi talaga kami magka-relasyon ni Angel. Bakit ako? Alam ng mga tao. Girlfriend mo yan. Niloloko niyo yung mga tao. Hindi, ante. Utos lang ng SY sa amin yan. Sabi sa akin ng pamanggit ko. Nandito po yung mga chat niya. Na, ante, umanap ka ng abogado. Gusto ko nang umalis sa SY. Nahihirapan na ako. Nandito po. Ito po. Naka-chat po na chat. Pati yung mga death threat. Nandito po sa cellphone ko. Ang pamangkin ko po, mabait siya, tahimik na bata, hindi marunong magsinungaling. Bakit po ngayon, pumasok lang sa SY? Siya na nga po yung umaabot ng milyon. Kami na yung tinataya. Kami pa yung ipapahamak ng SY. Tapos sasabihin, yung mga nilalive niya sa aming pamilya, content. Kahit hindi po kami nag-aral, kahit bobo kami, kahit palungga kami, iku-content niya kami. Bakit? Umiingi po kayo magalit sa pamangkin ko, sa Marcel. Peki po lahat ang yan. Naloko pa nila si Corina Sanchez. Kaya kung narinig mo ngayon, Ma'am Corina, hindi po totoo yan. Maniwala po kayo sa amin dahil inaamin po ng pamangkin ko, September 6, na hindi niya girlfriend si Angel. Gusto ko si Angel, ante, sabi niya sa akin, pero bawal akong manligo sa kanya. Hindi niya ako gusto. Yan ang sinabi sa akin ng pamangkin ko. Araw-arapan, sasabihin ko yan. Kaya, Ma'am Corina, hindi totoo yun. Tulungan nyo kami, Ma'am Corina, na punin namin yung pamangkin ko sa SY. Wala po kaming kakayaan. Bawat babae, ang babayaran sa pamangkin ko para nakarap-demo yung amin po na kamo. Tinatabot po yung pamangkin ko. Sabi niya dito sa chat, kung kukunin nyo ako, hindi, kung maalis ako dito, magbabayad tayo ng 1 million o hindi lang 1 million. Nandito po yung mga chat. Ebidensya po to na kahit gustong umalis ng pamangkin ko, takot siya. Ewan namin kung sinong nananakot sa kanya. Tulungan niyo po kami. Huwag po kayo magalit sa Margel. Tulungan niyo po kami. Maraming po salamat. Tapak lang. So yun nga po mga kakulay. So, sinabi na po yung mga katotohanan. Yung tsaka po yung sa akin po, yung marami rin po nagsasabi sa amin na ano yung nag-i-enjoy daw kami sa ano namin. Ba't di po daw namin nakakasama yung kapatid ko? Ang hindi po nila alam, hindi po kasi pinapayagan yung kapatid ko. At saka akala nila bawat Sunday na day off niya, umuwi yung kapatid ko. Hindi man po siya umuwi dito. Madalang lang po siya umuwi. Pero wala na...